Kayo bagay-bagayan po. Welcome back po sa Abay's Kitchen. Mag-share na naman po ako ng isang recipe. Pero isang simpleng recipe lang po ito. Pero alam ko, paborito natin mga Pinoy. Isa po ito sa paboritong kukuti ni Abay. Basta nagpunta na kami ng Gapan para mamalengke. Magbibili na yan. Naibili siya ng adobong mani. So, natatandaan ko yung suki namin sa Gapan, ang pangalan ng tindahan niya is Wow Mani. Nakalagay lang siya sa yung parang bicycle lang na may karton. Yun ang kanyang tindahan. Ang question niya is sa tapat ng Jollibee sa may Gapan, malapit sa simbahan. So, yun po ang isishare ko sa inyo kasi kung mga paborito ni Abay, dapat alam kong gawin para kahit nasaan kami, pwedeng kumain. Dito po kasi, madalang akong makakita ng nagtitinda ng adobo mani. Kaya, kailangan talaga is pag-aralan. So, yun ang ating gagawin. So, umpisahan na po natin. Okay, ito na po ang ating ingredients para sa ating adobong mani. Meron po ako na dito na 1 kilo po ng mani. Kahit po siya ilaw pa isa, malutong na. Then, meron po ako mga 12 cloves of garlic po, yung malalaki, para po madali siyang luwain. Pinili ko yung malalaki. And then, salt to taste. So, ang gagawin po muna natin is hihiwain natin itong garlic. Kailangan po isa maninipis lang na hiwa. Sige po, tatapusin ko muna. Ito na po. Nagpainit na po ako ng mantika. Nasa low to medium fire lang po tayo. Hindi po pwedeng masyadong malakas ang apoy kasi masusunog itong ating bawang. Dapat dahan-dahan lang siya para makuha natin yung crispiness. Pagka kasi naapura, pwedeng pumait ang bawang. So, dahan-dahan lang talaga. Nating mag light brown, then pwede na natin siyang hanguin kasi kahit hinango na natin sa mantika, mainit pa rin siya, so pwedeng continuous pa rin yung pagkakaluto sa kanya hanggang sa maging darker and then crispy. So light brown lang po, hahanguin na siya. Medyo mag-brown na siya. Konti na lang, pwede na itong hanggang. Nakaantabay na ako dito. Hanguan niya itong plato na may paper towel. Para yung lahat ng mantika is ma-absorb ng paper towel. Kasi maluluto pa siya sa sarili niya dahil doon sa ino. Pag sumobra naman, ay tendency ang pumain. So, pwede na siyang hanguin. Anat lang natin siya dito sa paper towel para itanggal ang kanyang oil. Medium to high heat.
Dito po siya din. Lagyan na natin itong mani. Ilagay na natin yung mani. Pwede na natin hinaan yung apoy. Ilagay na natin siya sa low. Ayan, nasa low lang siya. Kasi pag nabigla ang luto, pwede na umait. So, sa low lang siya. Tapos, continuous lang po tayo sa paghahalo. Ito pong 1 kilo, siguro nasa 30 to 40 minutes yung nasa low heat. And then, halo tayo constantly para make sure natin na balanse yung pagkakaluto. Hintayin lang natin siyang mag golden brown. Pwede na po itong hanguin. Almost copper gold na. And then, dalawang beses ko na rin pong tinikman. Kasi, maluluto pa ito kahit hanguin na natin dahil masyado siyang mainit dahil nakababagsak kung may tulong mantika. So, pwede na itong haluin. And then, habang pinalalamig siya, continuous pa rin ang kanyang pagluto. Hindi pa pala nangyayari. Ilalagay ko po siya dito sa repair kong paper towel para ma-absorb nito ang oil. Hindi po masarap kainin pag masyadong greasy. Okay, pwede na to. Amoy na po natin. Papatayin ko na ang apoy. Inurasan ko po. Nasa 32 minutes siya. Ito pong 1 kilo. Palamigin po natin ng konti din na pag medyo malamig na ang konti at pwede ko na siyang galawin, kailangan po isa pupunasan ko pa rin siya ng paper towel para po matanggal yung kanyang grease bago ko timplahan ng asin. So, hintayin po natin lumamig ng konti. Ayun na, ito na po. Medyo malamig na siya. Show ko lang po na talagang na natanggal na yung mga mantika niya. Maganda po ng pagkakaluto. Tamang-tama lang. And then, ang lutong-lutong na. Sabi ko po sa inyo,
maluluto pa siya kahit hinango na natin sa mantika. So, nung hinango natin, hindi pa siya ganito ka-brown. Itong isang, wala na siyang balat. Ngayon, brown na siya. Right. Pinain ko na. Natong po. Crap. Tama-tama po. Dapat po talaga isa mahina lang ang apoy. To make sure po na naluluto hanggang loob. Yan. Mukhang wala na kasi wala nang masyadong sumasama dito sa paper towel. So ngayon po, pwede na natin itong tanggalin. Para maalis yung grease sa ilalim. And then, malagyan na natin siya ng salt. Yan, nakuha na niya natin yung grease. So, pwede na itong lagyan ng salt. So, sa paglalagay po ng salt, dapat konti lang din. Para iwas din tayo sa high blood. Yan. Kunti lang. Pwede namang dagdagan kung kulang, pero dapat hinay-hinay lang. Copper gold. And then, ang lutong-lutong. Yan, okay na yan. Ngayon, ilalagay na natin itong kanyang bawang. Tingnan nyo ang bawang, napakalutong. Adobong mani. So, try nyo na pong gumawa para matikman nyo na yung sa ating kasi sa Pilipinas, madali lang makabili nito. Dito sa Amerika, wala akong makitang nagtitinda. So, kailangan ko talaga ng pag-aralan kung paano gumawa. Okay, ang abay ko is mahilig sa adobong mani. Po, ang ganda-ganda niya. Ready na. Ngayon po, ilalagay ko ito sa mga individual container para masiguradong hindi mawawala yung kanyang pagka-crispy. Sobra po ng sarap. Pati ang ating mani is masarap. Tingnan nyo yung balat niya. Pag pinindot mo, tanggal kagad ka Tanggal kagad ka yung balat. Ganyan po ang masarap na adobong mani. Yung madaling maalis yung balat dun sa lamang. Tara po. Ayan na kayong paghihirapan. Ayan ang result pagka dahan-dahang niluto. Mahinang apoy lang. Di ba yung medyo matagal? Nakakasigurado lang tayo dun sa kalidad ng kakainin natin. Eh, napakalutong ng ating masarap po. Promise. Yan. Sobra. Ayun na naman. Kakakain. Sarap ng bawang. Crispy, crispy. Hindi siya mapait.
Yan po. Itong recipe na naman ang na-adjure ko sa inyo. Sana po magustuhan nyo and sana gawin nyo din po lalo yung mga nasa ibang bansa. Hindi nyo na mamimiss ang adobong mani natin. Ito na siya. Ready na. Okay po. Maraming salamat po sa panonood. Sana po huwag kayong magsasawa. Maraming pa pong susunod. And natisigurado ko lahat magugustuhan nyo. Salamat po. God bless po sa ating lahat. Bye!